Magandang umaga uli mga bro. Magandang araw sa inyo muli. Sa araw na ito, ito yung isang TV na dumating na ipapagawa sa akin. Kasama to nung yung LED TV na Itechi na nagawa natin. Ngayon dito naman tayo ngayon. Ito naman yung gagawin natin, itong Sharp na Primo. Di bali, nabuksan ko na to, inalis ko na yung cover sa likod para mabilis nating ma-check. Yan. Di bali, na-check ko na yung kanyang mga components. Yan. Na-check ko naman yung mga components. Okay naman. Wala naman mga sunog o bloated na capacitor. Wala naman ako nakita ang problema dun sa mga components niya. Tapos yung kanyang board, malinis pa yung kanyang board. Indication na wala pang gumawa. Ako pa lang ang gagalaw o magbubukas nito, magre-repair. Di bali, ang gagawin ko muna siguro mag-check ko muna yung boltahe, mga bro, bago tayo magtuloy-tuloy. Kasi standby siya, naka-standby lang siya. Hindi siya nag-oscillate, naka-standby mode lang siya. Di bali, mag-voltage checking muna ako, mga bro. Mag-voltage check muna tayo. Dito tayo sa e-point na natin dito sa B+ niya. Di bali, naka-switch on na siya, mga bro. Ipa-plug ko na lang. Tingnan natin yung kanyang voltahe kung ano nito. Yan, 132 yung kanyang voltahe. 132, bumababa siya, nagda-drop siya mga bro. Teka, bunutin ko uli. Try natin niya uli, bakit ganun? Dibali, yan, check natin uli. Naka-switch on yan mga bro. Baba ng kanyang uli, try natin. 130, bumababa siya mga bro. Check nga natin muna bakit ganun, nagdadrop yung kanyang voltahe. Dibali, anahin ko muna to. Dibali, i-check natin yung mga components. Mag-resolda muna ako. Linisan ko muna tapos re-resolda ko mga bro. Check natin. Baka may naglulus. Ayos naman yung mga components niya. Wala naman ako nakitang may sunog o may bloated na capacitor. Di bali, i-check ko yung mga components niya sa paligid. Mag-resolda ako tapos saka ako babalikan kayo mga bro. Ito na yung ating board mga bro, na nalinisan ko na siya. Tapos nag voltage check ako kanina dito sa kanyang B+. Yung B+ niya pa yun, paikot yan, yan papunta yan dito yan ito dito. Di bali, nung nag-volt check ako, ang voltage niya sa B+ niya ay 132.8. Pero nagda-drop siya. Bumababa yung kanyang voltahe. Kaya, nag-resolda muna ako. Ito, na-resolda ko muna to, tsaka itong mga parts dito. Itong tuner,
Dito hindi na ako nagresolda kasi maganda pa naman yung kanyang ano eh. Makita naman na wala pang problema. Tsaka dito sa kanyang CRT. Ito kasing TV na to, medyo ano to eh. May protect kasi tong ganitong klaseng mga shark. Nagpo-protect to. Dito kasi sa TV na to, naalala ko to nung mga 2014. Yung isang klase nito na Primo, yung meron siya ditong ano, spider na IC. May spider IC na nakalagay, naka-build in sa ganito. Yung unang lumabas yung 2014, yun yung isa sa mga na-encounter namin dun sa shop na dating pinag-aanohan ko eh. Tapos itong Primo na to, ito na yata yung latest eh, kung ako nagkakamali, yung mga bagong lumabas na Primo. Yung TV kasi na to, may protect to eh. Alam naman to ng mga ano, ng mga master natin dyan na magagaling kumawa. Kabisado na nila to eh. Pag primong ganitong klaseng sharp na Primo, alam na nila yung minsan trouble nito, lalo na pagka standby siya. Tapos nagdadrop yung kanyang ano, kanyang voltahe. May protect kasi to eh. Di bali, ang chine-check kasi dito, yung una, pagsira itong kanyang vertical, minsan nagda-drop din yung kanyang voltahe. Yan. Kapag ano yan, tapos yung mababa yung voltahe dito sa kanyang, yung out niya, yung vertical output niya. Itong dalawa na to. AC to eh. Dapat itong, ito, may volto AC. Pagka, kasi dalawa yung vertical ano nito, source nito eh. 24 volts, tapos hati sila dito sa negative. Ito, pumapatak dito yung supply niya, itong dalawa na to. Supply yan ng vertical, ito. Yan, puntayan dyan yun. Ito to, yun. Pupunta rito yan eh. Tsaka to, itong parts na to, supply din to ng papuntang vertical. Yan. Minsan pag kami problema sa vertical, kapag walang ABL din, walang ABL, nagda-drop din siya. Yung pinaka-protect niya, na kung di ako nagkakamali, yung pinaka-protect nito, ito eh. Ito to. Itong transistor na to, yung pinaka-protect niya. Tapos yung supply dito sa may ABL na resistor. Ito, ito. Yan ito, itong itong ano na to. Ordinary lang naman na diode to. Minsan nasisira to, minsan hindi. Pero ito yung pinaka-protect niya eh, tsaka itong mga resistor na to. Yan. Dibali na-check ko na to, itong chinek ko itong mga ano na to, okay naman siya. Nirapan lang kasi ako mga bro kasi walang humahawak ng cellphone eh. Gusto ko kasi na ano eh, na ipo-focus ko yung mga components na dapat i-check ng mga kasama nating mga bago lang na technician na nag-aaral pa lang para. Kasi kung malayo kung ganyan, medyo nahihirapan yung iba. Hindi nila makita. Kaya ang ginagawa ko, hinahawakan ko na lang yung cellphone para isang kamay ko nakahawak sa cellphone, tapos saka pinapoint ko na lang yung mga dapat i-check. Kapag ganito kasing ang problema ng isang gantong klaseng model ng TV na Sharp, lalo na itong Primo, kapag standby siya, ang chine-check nung iba naming dating mga kasama ko, yung voltaheng nang gagaling dun sa ABL, tapos yung supply dito sa vertical, kapag ka missing yun, inano nila, tinutumbok nila yung pinanggagalingan. Kung minsan masisira itong vertical IC na to. At kung minsan naman, yun nga, yung dito nga, itong transistor na to,
at saka itong diode at saka itong mga resistor dito. Yun lang naman ang chinecheck nila sa ganitong klaseng mga model ng TV. Di ba, na-check ko to mga bro. Ngayon, i-voltage taking natin mga bro. Tingnan natin yung supply. Tingnan natin yung supply mga bro. Check muna natin yung ano, yung voltahe niya. Naka ano na to? Naka standby na siya. Naka ano na tayo. Nakasaksak na yung mga bro. I-check na lang natin yung voltahe. Itong klaseng TV na to, ano to eh. Napakahirap nito pagka pipindot ka muna sa channel, medyo matagal siya bago siya magano oscillate. Di bali ipindutin ko lang mga bro para ma-check natin yung kanyang voltahe. Doon tayo sa kanyang B+. Medyo ano tayo kasi isang kamay lang ginagamit ko mga bro eh. Check natin yung kanyang B+. Saan na ba yung B+ niya? Ito. Ito yung B+. Ito. Check natin yung B+ niya. Di bali sa B+ niya, ang reading niya ay 130 yung voltahe. Ayan. Tapos check na natin yung kanyang ano, ABL. Kung ilan. Dapat itong ABL na to, meron tong ano eh. May supply ito eh. Yun, meron siyang 22 volts. Tapos yung kanyang vertical na supply, ito yung supply niya na isa. Dapat to may voltahe rin to eh. Yan. Kasi ano to, hinati to, isang negative at saka isang positive. Ito yung isang supply niya na pag ano, no, pababa. Yan, yung papunta dun yun. Yun o. No. Pag ganun, papunta rito at saka doon. Dito to tayo. Yan, check natin. 12.6. Ito yung positive. Tapos dito tayo sa negative. Ito negative to eh. Yung negative side ng kanyang. Yan. Ayun o, 12.8. Yung kanyang ano. Ibig sabihin, may supply naman yung kanyang vertical, yung kanyang positive tsaka yung kanyang negative. Okay naman siya. Tapos yung output na lang, i-check natin yung output niya. Ito yung output niya eh, yung dalawa na to. AC to. Di bali, alisin ko lang, lipat ko lang sa AC mga bro. Ito lang mahirap kasi isang kamay. Tapos kunin ko lang tong ground niya. Check natin yung kanyang AC. Dapat to meron tong supply na 5 to 6. O 7. Basta may supply to 6 to 7 o 5 to ano to, kita ba? Yan. Check natin mga bro. Ayun o, 7.8 pala yung kanyang supply. Tingin ko bro, mga bro, oscillate na to, okay na to. Di bali, ang ginawa ko lang dito, kasi standby mode siya kanina, ayaw siya mag-oscillate, nagda-drop siya. Ang ginawa ko lang, ano ko lang mga bro. Tinanggal ko lang yung saksakan niya para ano. Di ba lang ginawa ko lang dito sa unit na to, standby siya, tapos nagda-drop yung kanyang voltage niya, mababa. Kahit pindutin mo yung kanyang mga buton, hindi nagpa-function. Ang move lang na ginawa ko dito nung una, nung nagda-drop siya, nag-resolder lang ako dito sa part dito. Yan, yung mga nandito, tsaka dito sa kanyang primary, nag-resolder ako dito, tsaka sa chopper na to,
tsaka to sa mga parts na to. Nag ano ako. Tapos yun yan, na-check natin yung kanyang voltahe, mga supply niya, okay naman. Yung mga supply na dapat i-check, katulad dito sa ABL, yung kanyang supply ng vertical, at yung output ng kanyang vertical. Kasi minsan, kapag walang voltahe na AC na pumapasok dito, ay drop din yung kanyang voltahe. Tsaka yung dito sa kanyang, itong kanyang dito. Minsan nakakaproblema rin dito sa edge out niya, yung supply niya. Pero sa ngayon, nakita naman natin yung kanyang supply ay 130, sakto lang. Tama naman, at saka yung supply ng vertical. Ngayon ang gagawin ko mga bro, di bali ikakabit ko lang to dun sa kanyang kaha. Tapos i-check natin kung may display na siya mga bro. Yan mga bro, na ibalik ko na. Kasi kanina nakataob to eh, tinaob ko. Nahirapan kasi ako eh. Kaya itinaob ko muna ngayon. Ito na, isinalpa ko na siya. Diba, yung gagawin na lang natin mga bro, i-check natin. I-plug natin yung ating unit. Tingnan natin kung gumagana ba siya. Isaksak ko lang mga bro. Ito yung kanyang. Yan, saktak natin. Yan, tumulog. Check na natin. Yan, may standby na siya. Pindot tayo. Problema lang kasi sa sa unit na to, matagal siyang response. Yan, nakapindot na tayo. Matagal lang siya mag-response. Kahit pindutin mo siya. Yan, meron na yan. Ay, naka-input pala ito mga bro. Naka-input. Naka-video siya. I-post ko lang mga bro. Kuha lang ako ng TV Plus. Check natin. Magsiset lang ako ng TV Plus. Para makita natin yung kanyang display kung okay naman. Di bali, ipopost ko lang, kukuha lang ako ng TV Plus mga bro. Okay, tuloy na natin. Ito na. Yung ating TV Plus. I-plug in lang natin mga bro. Tapos yung ating naka-standby naman na siya. Ipipindutin na lang natin. Ito medyo matagal lang ito mga bro. Ito lang yung klaseng TV na ito. Kailangan matagal siya mag-response. Yan, meron na yan mga bro. Meron sa ito. Yun. Ngayon, gumagana naman pala mga bro. Hinaan ko lang. Hinaan ko lang. Baka makapirate tayo mga bro. Okay naman pala. Maganda. Doon po pala sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Kung mga nakapanood nito, kung nagustuhan nyo yung ating ginawa, mag-subscribe naman kayo sa aking channel. Mag-likes kayo. Mag-share. Kung sakaling meron pa tayong ibang magagawa na pwede nating pag-aralan ay ating gagawin. Di ba, makikita naman natin na okay naman itong ating ginawa. Maayos naman, wala naman problema. Ito na yan. Yung ating ginawa. Okay na. Medyo matutuwa na yung may-ari nito. Di ba, ang gandino na lang siguro mga bro. Huwag niya pong kalimutan na i-hit yung notification bell para kung sakaling meron tayong
ibang gagawin ay ma-update po kayo. Una, maraming salamat po sa inyong panonood at pagtsatsaga. Magandang araw pong muli sa inyo at pagpalain po sana tayo ng Diyos. Maraming pong salamat po ulit.